Kasing nung mga tanod na yan, wala akong pakialam. Ulihin niyo yan, that is illegal. You are not authorized to bear firearms. Ulihin niyo yan. That's my instruction. Kung meron silang papel sa kalabarin, legal sila. Meron silang PTC book din, pwede silang mag-bear ng firearms. Meron silang authority to carry firearms outside the president. Pero kung wala, dahil lang i-invoke lang lang, parang ay tanod sila, pwede sila magdala-dala ng armas dyan sa barangay nila. No! That is illegal. So I am giving instructions to all chiefs of police. Bulihin niyo yung mga tanod na may armas. Bawal yan. Ang pwede sa kanila, batuta ka. Hindi sila pwede magdala ng armas. Karoon natin ito, Clement, let us set the record straight. We are happy, the PNP is happy na mayroong tanod na nakakatulong sa ating maintenance of business order. Pero kung tanod naman ang magiging source ng problema, ulang mamamaril, well, hindi natin matutulong ngayon yan. Because in the first place, illegal yung magpupusis nila ng firearm. Okay? Pero sir, paano kung ang katwira nila meron silang PTC-4? O kung may PTC-4 sila, pwede magdalhin sa duty? They cannot be charged with illegal possession of firearms. But, mata-charge sila ng homicide kung mamamaril sila doon. Kasama sa nangyayon, di ba? Charge pa rin sila ng homicide. Sila napatay ng ilang tao. Pero hindi sila charge for the illegal possession of firearms. Sir, doon sa pagbibigay ng maling information sa PNP, sasampahan niyo ba sila ng kaso? Well, kasama sa investigation yan. Kailangan mag-establish natin yan. Doon sa investigation. Bahalap yung mga investigator. Bahalap yung mga investigator. At Soberano, and the last one will be Raymond.